Hello mga kananay, ngayon ay nandito ako sa bahay ni Bianan. Ngayon gagawa kami ng maha blanca. Yan, meron tayo ditong mais na nasa lata. Adurog na yan mga kananay, gatas, yan. Maraming gatas, meron din tayong nyog, gagataan natin yung nyog. At syempre yung ating cornstarch. Ayan mga kananay, naka voice over lang tayo kasi maingay sa kapitbahay. Ayan mga kananay, umpisahan na natin. Matigas pa pala yung ano mga kananay, yung nyog kasi galing sa freezer ni Lola, ni Bianan. Kaya lalagyan muna namin siya ng mainit na tubig. Ayan, yan yung bunso ko na makulit. Ayan, halu-haluin muna natin yan para lumambot kasi frozen pa. Yan. Ilagyan na namin yan ng mainit na tubig. Yan. Tapos, katasan na din natin siya. Yan. Para masarap ang maha blanca, kailangan lagyan ng maraming gata. Mas maraming gata, mas masarap. The phone. Phone. Kasi mo sabi ni Amy. I don't see a phone. Will I see you? Dapat dinala mo na rin yung stand ni Mamay. Wow. The ano is not ano functioning. The H, the I, the main baby. Sige, sige. Ayan mga kananay, salain na natin at ihalo sa ating cornstarch. Yan. O, diba? Ipiga-pigain na natin. Tsaka kailangan marami siyang gata at sabaw para hindi siya tumigas. Yan. Gawa na tayo. Madali lang naman mga kananay gumawa ng ano, maha blanca. Ano lang. Kailangan lang nating pagsasamahin yung mga ingredients niya. Tsaka simple lang din siya. Gata lang, tapos gatas, tapos yung cornstarch, yung mais na kung meron kayo sa lata, asukal, yun lang. Paghalo-haluin lang siya. O, diba? Perfect! Ayan, si Madir na ang naghalo-halo niyan para ano, para hindi siya tumigas. Kailangan haluin mabuti kasi o tingnan mo, namumuo na siya. Yan. Ayan mga kananay, pangalawang piga na nga pala yan. Nagpiga na ako ulit kasi ano, kulang yung kaninang unang piniga ko. Kailangan kasi marami siyang tubig or ano, gata. Yan. Kailangan nating piga-pigain, lamutak-lamutakin. Ayan mga kananay, ilagay na natin siya sa kawaling malaki. Yan, para mas malaki, mas maganda. Para hindi siya umawas, matapon pag kumulo. Yan. Lalagay ko muna lahat diyan. Tsaka ito na yung pangalawa kong piniga. Yan, kailangan dagdagan natin ng tubig or gata para hindi siya tumigas. Si Polo ba yung sanhita? Bakit? Magpapasagot si Bright. Ayan mga kananay, sa paggawa pala ng maha blanca, kailangan natin siyang halu-haluin palagi. Yan.
Pero ngayon, hindi pa siya, hindi ko pa binubuksan yung apoy kasi tinutunaw ko muna yung mga, ano, yung mga cornstarch ng maayos. Kasi namumuo siya sa ilalim kapag binuksan mo na agad yung apoy. Haluin muna bago buksan yung apoy para hindi agad siya tumigas yan. Paghalu-haluin na rin yung mga ingredients kasi para sabay-sabay na. Para pag ano, pag nabuksan na yung apoy, haluin mo na lang siya, nahahaluin hanggang sa matapos at yun nga, magiging sticky na siya hanggang sa makikita mo na siya na ano, parang yung kulay niya luto na. Hindi pa yan nabuksan, wala pang apoy. Nabuksan pa na. Ayan, nilalagay na ni Mother yung gatas. Yan, kanina nilagay niya na yung mais. Ngayon naman yung gatas. Ayan, dalawang latang gatas yan. Posibleng hindi yan sasarap. Tsaka mga kananay, para pala bumango, lagyan nyo rin siya ng pandan. Dahon ng pandan. Yan, para magkaroon siya ng bango. Ayan, at binuksan ko na rin yung apoy para maluto na siya. Dahan-dahan lang, yun nga lang, palagi kang maghahalo kasi nga, habang naluluto kasi siya, tumitigas siya, tsaka namumuo, kaya kailangan maghalo ka ng maghalo. At ito mga kananay, lalagyan din natin siya ng pangkulay para gumanda ang kulay. Yan, di ba? Pag mas makulay, mas masarap tingnan. Yan. Pero masarap talaga yan. Konti lang para magkaroon lang siya ng buhay. Yan, di ba? Kulay dilaw. Dilaw naman talaga ang kulay ng maha. Yan. Ang sarap-sarap. Ayan mga kananay, luto na siya. Ayan o, tingnan nyo, malagkit na siya tsaka mahirap na siyang haluin kasi nga tumitigas na siya. Ayan. Pero luto na yan, patay na ang apoy at finish na. Done na, perfect! Ayan mga kananay, luto na siya. Pinatay ko na yung apoy. Tapos, palalamigin muna natin siya konti bago ilagay sa container, sa lalagyan. Yan, para kaakit-akit tingnan. Tsaka yan, tanggalin din natin yung dahon. Baka masama sa pagkain yung dahon ng pandan. Ayan, pinunasan muna ni Mother yung lalagyan kasi hinugasan muna para malinis. Siyempre, kailangan pag kumain tayo at saka mag-prepare na pagkain, kailangan malinis. At ito mga kananay, malamig na. Isalin na natin sa lalagyan para diyan na siya tumigas at ano, pwede nang makain. Pero pwede rin yan kung gusto nyo, ilagay nyo sa rep para medyo malamig. Yan. Dalawang container pala mga kanana yung nalagyan namin. Yan. Yan. O diba? Masarap tingnan. Tsaka masarap naman talaga yan. Ayusin lang natin tsaka ipa-plat para ano, para maganda tingnan.